Hi po, sabi. Hi po, tatanong ko lang po kung tama ang understanding ko and may iba pa po akong questions. By the way po, first time mom po siya, 36 years old. Bukas po ay 35 weeks na daw po siya. Pwede po ba magpa-epidural agad pagdating sa hospital? Kunwari nagle-labor na siya, pwede daw mag-request ba? Hindi na kailangan hintayin na sobrang sakit ang pagle-labor, tama po ba? Gaano po ba kabilis ang epekto pag nag-in-inject ka na ng epidural? Ilang oras naman ang epekto na wala pa rin sakit? Pwede po malaman ang price range ng epidural. O yan, doktora, lahat ng tanong niya. Oh. You know, it depends nga. You have to ask your OB, but it depends on the gamot. It depends kasi, remember, we use a contraption and we use the medications. I'll give you a ballpark, ha? I am not sure, but it's really, ha, I'm not sure, pero for the meds lang, maybe it's between 3 to 5,000. Depends on how much you use. But it's not very... Siyempre, mas matagal ka, mas maraming gamot na gagamit. Yes. Pero alam mo, minimal lang yon. And then, yung tinatanong niya, parang pagdating mo sa hospital, tapos let's say lang, ha, kahit hindi ka pa active labor, basta sumasakit na, pwede kang humingi ng epidural. We can put the epidural early on. Tapos pag sakit na, we can add more. Ano yun? It's very versatile. And a good epidural will take in 10 minutes. After 10 minutes, you will feel the ano. Iba yung sinabi ng mother ni Anna, sabi niya gano'n, after 10 minutes, nabawasan na yung sakit. Kasi ako, bago ako maglagay ganito, hi, ano ba yung pain score mo? 1 to 10. Nako, 10. Sabi nila, 10, 10, 10. Ganyan, 10. So, sige, I'll put na epidural. Ganyan. After I put, I ask, ano na? So, it ranges between 4 to 5, which is already acceptable. Very good, yeah. So, ibig sabihin, hindi naman pwedeng super wala eh. Kasi pag super wala, ay wala nang ire. Pati baka yung baby, baka hindi na bumaba. So, you have to feel a certain amount of discomfort para lang bumaba. Pero hindi yung parang sakit na sakit ka, no. Hindi dapat. And then look at, and then sometimes you can even fall asleep. Alam mo yun, yung parang umihilab lang ng konti, pero makakatulog ka pa rin. And sleep, I tell the mother, alam mo, pag inaantok ka, tulog ka lang para meron kang lakas mamaya pag fully ka na. Kasi that gives them time to rest eh. So they can rest and then after that, push na sila pagdating sa labor room. Ang galing na experience. Doktora, good afternoon po, doktora. Just to ask regarding the inhaled nitrous oxide analgesia, how effective po ba yun? At parang, hindi ako anesthesiologist ha, pero ayoko na mag-comment si doktora na. And dito ba sa atin sa Pilipinas, may ganito na bang ginagamit? I don't know. Alam mo, sa States meron yan, pero here we hardly use it. Kasi I don't like giving... Tawag sa nitrous oxide yung laughing gas eh. You need a contraption for that, yung Entonox, kailangan mo ng contraptions. At saka ano yan, parang alam mo ang yan, yung parang hihingayin mo ganyan, tapos okay, mawawala yung pain, tapos hihingayin mo na naman. It's very cumbersome. Ang cumbersome nun. At saka mahal ang nitrous oxide. Actually, in PGH, we don't have nitrous oxide anymore. Not many hospitals have nitrous oxide anymore. Hindi advisable, ha? Kung mag-nitrous oxide, ganun lang, mag-epid ka na. Okay. Diba? Parang ganun. Okay, you need a contraption to mix it with air. Yung Entonox tawag dun eh. Sa States, meron silang ganun, Entonox. Wala tayong, I'm not sure if other institutions have it, but in the places where I practice, we don't have that Entonox machine nun. Yeah. Kasi, you know, we can do the gold standard. Why not do it, diba? Correct. Parang, at saka alam mo yan, minsan, there's a tendency, ha, minsan pag naka-general anesthesia ka, mamaya makatulog ka pa, mamaya masuka-suka ka pa. That's sometimes the side effect of general anesthesia, di ba? Oo. Sige, point well taken, doktora. Nako, marami silang natututunan sa inyo. Good afternoon, doktora. Planning to deliver first child via, I presume this is normal spontaneous vaginal delivery, no? Should I talk to a recommended anesthesiologist in preparation? Ibig niya sabihin, doktora, hunta na. Kumbaga, ano siya, magpe-prepare na siya, kakausapin na niya what ang ma-expect niya via kung ang panganganak niya ay via normal, ito yung mangyayari sa'yo, via CS, ito. Necessary bang gawin niya yon prior? Actually, maganda yon. Kasi parang, you know, di ba I told you nga, our encounters with patients are not pre-delivery are very few. Konti lang ang pumupunta sa amin. Pero ang pumupunta sa amin, yung mga may mga sakit, na parang yun na nga, may mga sakit sa puso. Ito, para ma-explain namin, ito yung gagawin. Pero alam mo, dapat nga maganda yan eh. Para, you have questions,
meron sila mga tanong, tapos meron kami, pwede namin explain further. Yes. At saka ang hirap, alam mo, ito pa, ang hirap kaya mag-explain sa mother, yung sakit na siya, ito po, maglalagay, parang, ang hirap, alam mo, tama ka, kasi kami, explain, for example, 6 cm ka pa rin, mag-explain ka na pa konti-konti, baka pa may pagsaplita, hindi ka na maintindihan. Kasi minsan, oo lang sila ng oo, naiintindihan niyo ba ako? Parang, oo na, ang hirap. So, it's better talaga if you have the luxury or of being able to talk to an anesthesiologist beforehand, para lang, especially those with comorbids, para lang ma-explain sa inyo what to expect, what are the options that you, and then what, you know, para lang ma-explain mabuti. Ang hirap talaga mag-explain pag sakit na sakit, wala na eh, wala nang time. Parang oo lang sila ng oo, pero actually, it's good, but that we hear this, now the obstetrician should practice that also, it's good for you. Yeah. Sometimes it's very hard to explain to a patient na sakit na, what I'm going to do. Diba? And then, also hard to put an epidural pag super sakit na. Kasi syempre, imagine, nakatagilid siya, parang galaw siya ng galaw, eh, mahihirapan talaga kami. So, mas maganda yung early on pa lang, meron na, para pag sobrang sakit na, pwede nang... Pagbibigay ka na lang. Mahirapan, hindi masyadong mahirap kasi pag maaga pa yung pain. Pero pag, kunyari, malapit na siyang mga anak or 7, 8, ang hirap nun, ha? It's challenge para sa amin yon. And of course, In preparation, lagay ng catheter. Doktora, from FB, nag-epidural po ako nung nanganak ako sa baby boy ko, painless. Di kasi ako pwede ECS, may high blood din po ako, arang sakit-sakit, may sakit sa puso. Siguro she's just confirming, no, that she was given epidural. Yeah, oo. Kasi sabi natin kanina, may mga... Yeah, so very important for mothers who have mga cardiac, especially cardiac diseases. Lalo na yung dapat namin i-vacuum or para hindi sila ma-stress, para hindi sila umire, para hindi sila, kasi nakaka-stress sa heart yun, ha, yung sobrang ire, nakaka-stress yun. Tapos pain, alam mo, pain is the number one stressor. So, if you can relieve the pain, then, you know, you actually decrease the stress of the heart. It's okay, so important. Okay, very good. Yes, Doktora, tama-tama yun. Next question. Good afternoon, Doktora. First time mother po ako, 35 weeks. Ako ngayon, posible po ba, nakapag 37 weeks na ako, pwede na po ba ako magpa-epidural anesthesia agad? No signs of labor. Pag wala ka pa sa hospital, wag mo na, te, opo. Excited naman si Lola. Ipot na epidural, pag nasa ano ka na, pag na-admit ka na, nasa labor room ka na, parang hindi pwede, kasi ibig sabihin sa bahay, no, hindi pwede. Dapat nasa hospital na siya. So, anytime... Remember, Doktora, interventional to. Magka-appoint ka na, magkatagos ka rin sa skin. So, kailangan nandun ka na sa isang sterile area, hindi ka pwede sa house lang. Or at least magtapak mo sa ospital. Go, palagay ka na ng catheter. Okay? Yeah. Doktora, is it safe lang po ba mag-epidural pag may history ng scoliosis? Yeah, but no spinal cord injury? No, alam mo, yes. The challenge lang, it's sometimes a challenge for the anesthesiologist to put an epidural in patients with scoliosis kasi medyo deformed ang angle ng spine. Pero it is possible and we've done it. Okay. And there are now ultrasound-guided devices para mag-guide ka, diba? So actually, yes, pwede.
I hope that answers all your questions. So, ang dami-dami pa, but we can't accommodate anymore for now, no? I think that JMN will just try to tell you how you can accommodate. Doktora, can accommodate your questions. Doktora, okay. Sa lahat ng pinag-usapan natin, okay, bago ko kayo pakawalan, sa dami ng mga naaral ko, pati ako, I learned a lot as an obstetrician, ha? Oo. Meron po ba kayong mga ending words na talagang para ko ma-inspire yung mga buntis na huwag matakot, no? At dahil may solusyon, na hindi naman sila, ang pangit naman ng picture mo, no? Nagli-labor ka, first baby, tapos lukot-lukot yung mukha ko, kaya wala ka epidural. Sige, doktora, bigyan mo na ang mga points to maating mga buntis na no. For me, if there's one thing lang I want to tell the pregnant mothers, it's parang you don't have to bear your pain. You don't have to bear the pain of labor. You deserve pain, a pain-free and safe birthing experience. So, there are many options. You just have to ask your obstetrician or your anesthesiologist what the options are. And meron talagang mga pain reliefs, especially epidural. You can ask them about epidural because that will really, really, a good working epidural will give you a good birthing, a happy birthing experience. So that's very important. I'm gonna mention lang, no, di ba, yung iba kasi yung mga ninuno natin, sinasabi nila, hindi, dapat talaga, you should suffer during childbirth. If that's in the Bible, eh. And many will, ano that, yung, di ba, yung... Oo. Parte yun, eh. Parte yun in childbirth. Parutahan si Eva ng ganyan. But actually, no. You don't have to bear the pain of childbirth. And you, as a mother, you deserve to be pain-free. And that's what we're here for. That's what the anesthesiologist is there for. So yan, ha? O, bukod sa aware tayo na may epidural anesthesia at merong gamit, may gadget na nakakatuwa, no, na talagang nandun lang siya for you. At ngayon, aware kayo, no, na ang anesthesiologist plays a vital role. Tatlo po kami dito, OB, pedia, at anesthesia. Hindi gagalaw si Doktora Escobar pag walang Doktora Cruz, in other words, no, sa isa, lalo na sa isang hospital setting. Sa mga maliliit naman pong settings, kagaya ng lying in, siguro po kaya nang i-handle ng wala ang anesthesiologist, pero pag dumating po yung pagkakataon na kailangan masisaryan, ay instant nandiyan na yung doktora. Okay? So, doktora, thank you so much po. Words are not enough to describe our thanks. You really enlightened us with your specialty. And for teaching us that there's such a thing, no, as itong PIB natin. Okay? Naku, salamat. I hope I was able to impart some knowledge. Maraming salamat, Doktora Connie. Maraming salamat po, JMN Brothers. At maraming salamat sa ating lahat na nagko-cooperate para magtulong-tulong tayo sa isang magandang buhay. Maraming po salamat.